kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Year 2000, nang sumikat ang grupong ito sa Kalakhang, Maynila, nang sunod-sunod nilang tirahin ng mga malalaking bangko sa bansa, kagaya ng Bank of the Philippine Island, Union Bank, at Philippine National Bank. Ngunit, hindi rin nakaligtas ang isa sa pinakamamahaling tindahan ng relo sa Greenbelt 5 Mall sa Makati City. Umabot sa mahigit 6 na milyong pisong halaga ng mga Rolex na relo ang natangay ng notorious na grupo. Dahil dito ay nakilala ang grupong Alvin Flores. Ang tanong, sino nga bang nasa likod ng notorious na grupong ito? Alvin Flores. E. Nacor, o mas kilala sa alias na Alvin Flores. Ayon sa kasamahan nila sa grupo na si Rene Batiencela, tahimik daw na tao si Alvin at bihira lang ito kung magsalita at makipag-usap sa kanila. Hindi mo rin daw ito basta-bastang makakausap dahil kailangan mo munang dumaan sa kanang kamay nitong si Richie Hihapon. Isa sa mahigpit na patakaran ng grupo ay ang hindi ka na pwedeng tumiwalag kung ikaw ay nakasali na dito, dahil siguradong tutudasin ka nila, pati na ang mga mahal mo sa buhay, kapag ikaw ay kakalas. Hindi rin pwede sa grupo ang may daga sa dibdib. Kailangan nila ang matibay mong sikmura na handang matodas at tumodas kung kinakailangan. Walang malinaw na detalye kaugnay sa personal na buhay ni Alvin, kaya maraming tiyoryang lumabas tungkol sa kanyang pagkatao. Isa na dito ang pagiging dating miyembro ni Alvin sa Alex Bungkayaw Brigade. December 5, 2008, ang araw na isa sa itinuturing na madugong engkwentro ng mga ilegalista laban sa mga alagad ng batas. Lumabas sa imbestigasyon na ilan sa mga tauhan ni Alvin Flores ang nakipagbakbakan sa mga otoridad, kaya lumabas ang teoryang maaaring konektado ang grupo ni Alvin kay Kulango at sa mga Waray Uzamis Group. Lumabas din ang ilang report na si Alvin Flores ay isang opisyal na sundalo, pero hindi pala ito totoo. Sa katunayan ay nadamay pa ang isang mabuting opisyal sa sandatahang lakas ng Pilipinas na kapareha lang pala ng pangalan at apelyedo ng ilegalistang si Alvin Flores. Ito ay si Lieutenant Colonel Alvin Flores na nakatalaga sa 104th Infantry Brigade ng Army at nakadistino sa Lanao del Norte. Dahil sa pagkadawit ng kanyang pangalan, ay tumungo siya sa tanggapan ni Northern Mindanao Police Director Chief Superintendent Danilo Impidrad para linisin ang aligasyong iniuugnay sa kanyang pangalan. Ayon kay PNP Directorate for Intelligence Head Superintendent Eugene Marta, sa kanilang background check kay Alvin Flores at sa iba pang nakalap sa intelligence gathering ng mga kapulisan, si Alvin ay wala talagang military o police training. Sa katunayan, isa daw itong waiter noon bago pasukin ang pagiging kriminal. Dagdag pa ng pulisya, nag-umpisa umano ang grupo ni Alvin sa pagnanakaw at pang-hold up sa mga maliliit na establishmento. Hindi nagtagal ay lumaki na ang kanilang grupo at mga kilalang tindahan at bangko na ang mga tinitira nito. August 4, Year 2000, araw ng Biyernes, tuluyan ang na-corner at nadakip si Alvin Flores ng mga alagad ng batas sa kasong robbery at illegal possession of firearms. Ngunit, naabswelto ito sa kaso, kaya ito nakalaya. At sa kanyang paglaya, ay iniugnay ulit ito sa isa pang robbery sa Metro Manila. Kaya noong December 5, 2000, ay muli na namang nahuli si Alvin Flores sa Rizal. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas mabigat na ang kanyang kaso dahil robbery with homicide at illegal possession of firearms ang bagong kasong kinakaharap nito. Pero sa pangalawang pagkakataon ay muli na naman itong naabswelto, kaya naging kontrobersyal ito. Rason para kwestiyonin ng NBI ang judge na humawak sa kaso ni Alvin Flores. Malaking katanungan ang bumabagabag sa hanay ng mga alagad ng batas kung bakit muli na namang
inaabsuelto ang notorious na kriminal sa kabila ng malalakas nilang ebidensya laban sa kanya. Sa paglaya ni Alvin Flores ay dito na lalong sumikat ang kanyang pangalan nang sunod-sunod silang mang-hold up sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa tala ng datos ng pulisya ay umabot sa 28 mga kasong pang-hold up at bank robbery ang kinasasangkutan ng notorious na grupo ni Alvin Flores. Isa ang kanyang grupo sa tinuturong suspect sa Union Bank robbery sa Makati at Union Bank robbery sa Caloocan City. Sila din ang tumira sa Philippine National Bank sa Cainta, Rizal na nagtangay ng 10.5 million pesos. Isa ito sa maituturing na matagumpay na operasyon ng grupo. Sila din ang responsableng tumira sa BPI noong 2001. Pati mga armored van ay hindi rin nakaligtas sa grupo. Dahil dito ay tinuring na sila na isa sa pinakakilabot at napakadelikadong grupo na nag-ooperate sa buong Luzon. Dahil markado na sa batas si Alvin Flores, kaya nagdesisyon itong magparitoke ng mukha. Nagpatangos ito ng ilong, nagpalagay ng dimples, at pinasingkit nito ang malalaki niyang mga mata. Upang mas lalong maging kapanipaniwala ang pagpaparitoke nito, ay nagpanggap daw itong isang mayamang bading na gustong gumanda gamit ang peking ID sa katauhan ni Giancarlo Cruz Chavez. Kaya hindi naman naghinala ang doktor na si Dr. Dominador Pedrasillo ang siyang surgeon doctor ni Flores dahil sa galing nitong magpanggap bilang binabae. Dagdag pa ng doktor na nakumbinsi talaga siya na isang bading si Alvin dahil babaeng babae daw ito kung magsalita at kumilos. Kaya laking gulat na lang daw niya nang malaman niya sa balita na ang kliyente niya ay isa palang notorious at most wanted sa bansa. Dahil sa salaysay ng surgeon ni Flores ay nakumbinse ang mga alagad ng batas na wala talagang kaalam-alam ang doktor sa tunay na katauhan ng kanyang kliyente. Kaya agad na nalinis ang pangalan ng doktor sa anumang liabilities sa kanyang pagretoke kay Flores. Ilang taong hinabol ng mga alagad ng batas ang grupo ni Alvin Flores. Ilang hot pursuit at raid ang isinagawa ng mga kapulisan laban sa grupo na hinihinala ang nasa safe house nito. Ngunit sadyang madulas talaga ang grupo at tanging gamit na lang nila ang palagi nitong naaabutan kagaya ng matataas na kalibre ng armas, granada, PNP at bomb squad uniforms at ilang mga mahahalagang dokumento. Kaya bumuo na ang kapulisan ng Special Task Force na tumutok 24/7 sa kilabot na grupo. Kasabay nito ay naglabas na ng 500,000 pesos na patong sa ulo ang gobyerno para sa kilabot na si Alvin Flores. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, hayaan niyo muna akong ipakilala sa inyo ang bagong channel na Chuck Namang, magbibigay ng aliw sa inyo dahil sa kanyang mga nakakamangha at nakakatuwang mga videos. Ito ang channel ng mga kwento ni Eduardo. I-click lamang ang link sa baba at syempre, mag-subscribe at panoorin. Maraming salamat po. Balik sa ating kwento. October 18, 2009, araw ng Linggo, bandang alas 11:30 ng umaga, ginulat ng grupo ni Alvin Flores ng bansa nang hold upin nila ang Rolex store sa Greenbelt 5 sa Makati Business District, kung saan isa ito sa mga mararangyang mall na mayroong mahigpit na seguridad. Pero wala itong sinabi sa grupo ni Alvin Flores. Sa pamamagitan ng pagsuot ng Type B SWAT uniform ng kapulisan, ayon pa sa gwardiya ng mall, ay kalmado pa raw na pumasok ang grupo ni Flores at sinabihan siyang tawagin ang head nila para matulungan sila sa pagtugon sa bomb scare sa loob ng mall. Wala namang kahinahinala sa galaw ng mga suspects na ang ilan sa kanila ay naka-black t-shirts na may tatak na bomb squad. At suot din ito ang fatigue pants at combat boots na parang totoong miyembro ng kapulisan. Dahil dito ay hindi agad naghinala ang gwardiya, kaya nagradyo na lang ito sa kanyang mga kasamahan. Kaugnay sa presensya ng mga SWAT team sa loob, ilang minuto lang ang nakalipas ay umalingaw-ngaw na ang putukan sa loob ng mall. Kasabay nito
ang pagdakbuhan ng mga tao sa lugar. Nagkaroon na pala ng matinding bakbakan sa loob ng rumisponde si Senior Police Officer 1, Cesar Tiglao, at PO 1, Efren Siniza, na nagkataong nandun ang dalawang pulis dahil sila ang inatasang mag-escort kay Taguig City Mayor Freddy Tinga. Matapos ang bakbakan ay todas ang bagma ng grupo ni Flores, kaya naiwan ito ang 70 piraso ng mamahaling Rolex brand ng Renault sa loob mismo ng kanyang bit-bit na bag. Mahigit 50 slugs ng M16 rifle ang natagpuan sa pinangyarihan ng bakbakan. Tumagal ito ng halos 3 minuto bago makatakas ang grupo ni Alvin Flores sakay ng dalawa nitong getaway vehicle na walang mga plaka, at ito ang Toyota Corolla at Honda City. Sa lumabas na investigasyon ng NBI, nagkamali umano ang spotter ng grupo dahil hindi umano ang Rolex store ang pangunahin nilang target, kundi ang katabi nitong tindahan na nagbebenta ng Patek Philippe na brand ng Renault na tinatayang nagkakahalaga ng milyon bawat isa. Dahil sa nangyari sa Greenbelt 5 Makati ay lalong sumikip ang mundo ng grupong Alvin Flores. Hindi nagtagal ay nasundan sila ng NBI Task Force sa Antipolo hanggang sa umabot sila sa Mandawi City, Cebu. Ang hindi alam ng grupo ni Alvin ay 24/7 na pala silang minamanmanan ng NBI. November 5, 2009, bandang alas 8 ng gabi ng Webes, ay tinapos na ng mga ahente ng NBI at PNP ang karera ng kilalang notorious na magnanakaw na si Alvin Flores, kasama ng 3 pa nitong mga tauhan. Sinalakay ng mga operatiba ng NBI sa pangunguna ni Roel Lasala at Directorate for Intelligence sa ilalim ni Director Eugene Martin ang kanilang hideout sa Tripina Seneca Compound sa Barangay Staka, Compostela, Cebu. Bit-bit ng raiding team ang maraming outstanding warrant of arrest ng mga suspetsyado, ngunit nagmatigas ito at tila walang planong sumuko ang kilabot na grupo, kaya nakipagratrata nito sa mga operatiba. Matapos ang ilang minutong palitan ng putok ay tumambad sa mga kapulisan ng 4 na wala ng buhay ng mga katawan ng mga magnanakaw, kabilang na dito ang leader na si Alvin Flores at ang kanyang kanang kamay na si Richie Hihapon. Todas din sa inkwentro si Roger Sanchez at Mark Salamanca, habang nahuli naman si Rene Batiencela. Matapos itong tumakbo papunta sa dagat nang magkaroon ng bakbakan sa lugar, ngunit agad naman itong nahuli ng mga kapulisan. Sa pagkadali ni Alvin Flores ay lumabas ang conspiracy theory na maaaring hindi ang tunay na Alvin Flores ang kanilang nadali at ito'y impostor lamang. Ngunit ang pagbaba ng kaso ng robbery sa bansa, lalo na sa Central Luzon matapos madedo si Alvin Flores, ay isang malaking patunay na siya talaga ang nadali ng NBI. Ikaw, naniniwala ka bang si Alvin Flores ang natodas ng alagad ng batas? Gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.